Hi guys! Welcome! Dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Wow! Victory! First card. And the High Priest nga lang in reverse and the Five Cups. In reverse. Well, kinuha ko na lahat. No. Magtatagumpay ka. Kasi, meron tayong Ace of Swords dito. Kung ano man yung dream mo with the color purple here. Kung ano yung goal mo. Kung ano man yung nais mong mapagtagumpayan, kung ano yung mission mo, pwede din ganun. Kung ano yung purpose mo, kung ano yung path mo. Ano ba itong mapagtatagumpayan mo? You will be victorious. Simulan mo yun eh. Maybe it's your mission. Makaka-recover ka din sa sadness or naka-recover ka na nga sa sadness eh. Sa kalungkutan, sa negative emotion, sa mga panghinayang, yung mga ganyan ba. And with the High Priest, parang kulang ka pa sa wisdom ngayon. Kasi in reverse to. Kulang ka pa siguro sa understanding, sa pang-unawa, sa ugali ng ibang tao, sa attitude ng ibang tao, katulad ng kay Jesus Christ ba? Yung maunawain siya. Yung ganun. Ganun kasi may wisdom yan. Pagkalam ko eh. Yung pagiging nandun yung understanding and marunong, di ba? Yung natututo sa experiences. So, kulang ka pa siguro hindi lang kaalaman eh. Sa dunong. Sa spiritual knowledge. Yung ganon. Kasi in-reverse to. Ano itong mapagtatagumpayan mo? Ano yan? Eight of Pentacles. Ah, may ma-achieve ka. Yung pinaghirapan mo, yung pinagsisikapan mo, basta pagsisikapan mo, basta pinaghirapan mo, magkakaroon ng bunga yan. You will earn, ma-achieve mo yung gusto mo, basta paghirapan mo. Yung goal mo, yung vision mo sa buhay, yung mga pangarap mo sa buhay, ano ba yung minimiting mo sa buhay? Among destroy ng iba, malamang ay amang destroy ng kinaingitan mo, charot, joke lang. Madaming ganyan. Ano ba ang goal mo? Kasi kung amang destroy ng mga kinaingitan, eh, baka in return, yung gustong mang destroy sa kinaingitan niya, yun ang ma-destroy. Hindi ganun. Hindi ganun, guys. It's a pwedeng mission, purpose, goal, no? Yan. O kung ano man yung pangarap mo sa buhay, kung ba mga personal goals, yung mga nais mo ma-achieve sa future mo, yung mga ganun ba? Alam niyo yung mga taong futuristic na merong pangarap, merong goal, merong ambition sa buhay, yung mga ganun. Motivated na mag-succeed, na gumanda yung buhay, o masenso, nang walang inaapakan, of course, nang walang ginagamit, or whatever, na mga, walang schemes na ginagawa. Maga, yung umaman, yung naging successful ka, yung gumanda yung buhay mo, yung nagkatuluyan kayo ng person na gustong-gusto mong makatuluyan, na wala kang ginawang unfair or injustice, or ano. Yung mga ganon. Anong darating sa'yo?
King of Swords in reverse. Yung hindi makapigil na emosyon niya. Yung damdamin niya. Yung naging emotional na, no? Kasi in reverse na to eh. Yung hindi na makontrol niya yung emosyon niya, ng isipan niya. Nang ibabaw na emosyon niya. Na in love na, pwede ganun. No? Na nahuhulog na, yung ganun. Anong energy ng taong yan? Seven of Wands. Actually, defensive siya eh. Pero hindi niya makontrol yung emosyon niya. Hindi niya mapigilan na. Kahit defensive pa siya, kahit nire-resist niya, hindi niya mapigilan. So that's why, ano ang next move niyan sa'yo? Five of Wands, makipagbati, makipag-ayos. Why? Dahil takot siya na kalimutan mo na siya, mag-move on ka na, na let go mo na siya. Dahil hindi niya mapigilan yung emosyon niya. So, maybe there's fear, no? Meron nagka-cloud na emosyon na let go mo na siya, yung mga ganun. And you will start a new life, a new beginning in your life na merong growth with other person, with other people, yung ganyan. King of Swords eh, yung energy. So, is it your past person? Past person. Yeah, na nag-obserba sa'yo palagi. King of Swords, energy niya. Nagmamanman, nangispy. Nakikichismis about you. With the Four Cups. Gusto niya ng hindi boring na buhay. Gusto niya ng sumaya. Ayaw niya ng maging malungkot. Na hanggang pang-spy, pang-spia, or pang, yung makichismis lang siya. Yung mag-obserba, no? Yung mga mistalk sa'yo. Malungkot ang buhay ng ganoon. Anong gusto niya? Yung magkaroon ng clarity sa inyong dalawa. Yung hindi na stuck. Yung buhay niya, hindi na siya stuck. Hindi na stuck yung connection niyo. Yung mawala na yung confusion, yung mawala na yung blockage. No? Kasi parang blockage. Hindi kayo pwedeng mag-usap, hindi kayo pwedeng, parang bang napipigil eh. Siya naman yung may gawa niya eh. Siya naman yung may choice niya eh. Siya naman ang may decision dyan. Ano ang healing ng person na yan sa'yo? May healing ba yan sa'yo? May hinihiling yan sa'yo. Meron. Ang palarin ko yung dalawa. What's with the destiny here or the wheel of fortune? The lover's card, guys. And the ten of wands. Ang i-release mo na yung baggage, yung sama ng loob. And piliin mo na siya ang makasama mo. Na kayong dalawa ang magsama. Na kayong dalawa ang palarin. Piliin mo ang destiny mo daw. Bakit ano ang tingin niya sa'yo? Destiny ka niya. Di naman. Piliin mo yung offer niya. Dahil magiging maganda daw ang buhay mo sa kanya. With the King of Pentacles. Yeah, magiging a good provider daw siya. Maganda daw yung buhay mo sa kanya. Piliin mo daw yung magandang buhay, abundant na buhay, masaganang buhay, kasi yun ang ibibigay niya sa iyong buhay. Iwanan mo na yung mga responsibilities mo. Leave your responsibilities and choose him or her. Kasi magandang buhay ang ibibigay niya sa iyo. Magtiwala ka daw sa kanya. Oh? And, oh's. Oh's.
Ten of Pentacles. Ito daw ang buhay na ibibigay niya sa iyo. Masagana, mayaman, komportable, prosperous, kompleto. Ano pa? Fortunate life. A luxurious life? A luxurious life? Yeah? Luxurious life. Yung stable financially. Siguro may mga napundar na yan. Yeah, ganon. Piliin mo daw siya. Na makasama. Reflection, Six of Cups. Ano pa ang reason niya? Bakit niya? Hinihiling sa'yo na piliin mo siya? Self-reflection with a judgment. Dahil ano yung naiisip dyan? Ano yung na-evaluate niya? Limbo, the Hangman. Dahil stuck siya kakaisip sa'yo. Para bang hindi siya mawarian, kakaisip sa'yo. Isip siya ng isip sa'yo. Yung kahit malayo ka sa kanya, kahit may distance sa inyong dalawa, ikaw ay nasa isipan niyan. Nasa malayo ang tingin, ikaw ay nasa isip. Ganun. Self-reflection. So, para bang nakikita niya yung sarili niya sa'yo at na-stuck siya sa ganun. Sa ganun palagi siya. Parang nakatingin sa malayo lang. Parang na-stuck siya. No? Naging stagnant. Na ganun na lang siya palagi. Parang iwala sa sarili. Yeah. Parang hindi naman wala sa sarili. Pero yung napapaisip siya sa'yo palagi ng malalim. Para na-stuck siya. Naging stagnant yung buhay niya dahil doon. Hinihiling niya na piliin mo siya. Para ano? Para ano? Mapangasawa ka niya. Para kayong dalawang magkatuligan. Para magkaroon ng stability sa inyong dalawa. Magandang buhay na ibibigay niya sa iyo. Abundant to eh. Para maging stable na din siya. Emotionally. Kasi kaya nga ito nagiging ganyan, no? At ito. With the Hangman and this. It's because dahil sa'yo. Bakit? Para ba natangay mo yung puso niya? Oo, natangay mo yung puso niya. Nung nagkalayo na kayong dalawa, natangay mo yung puso niya. Para na sa'yo ang puso niya. Sumama na sa'yo. Naiwan yung katawan niya. Ganon. Gano'n kanya kamahal? Yung taong yan, gano'n kanya kamahal? Willing siyang mag-invest. Magiging a good provider nga daw siya eh. Mag-invest sa'yo. Bigay. Ano pa? Gano'n kanya kamahal? Ay, ano naman yun? ibig sabihin, pag nag-isa siya, ikaw yung nasa isipan niya palagi. Or mahilig siya mapag-isa. Yun nga na, para bang stuck nga siya eh, na stagnant yung ano niya, mahilig siya mapag-isa, na parang ang lungkot ng buhay niya. Para siya naging ermitanyo, ermitanya. Nakaisip sa'yo. Mahilig siya mag-isolate and inisip siya ng isip sa'yo. Yeah, tara nito. Oh. Dahil gusto niya isipin ka ng isipin lang. Ganun. Tama ba? Clarify ko. With hermit. Yeah. Parang nagkakaroon na siya ng anxiety, kakaisip sa'yo, dahil gusto niya talagang magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Yes. Right.
Dahil hindi nga strong yung bond nyo, napapaka-stress siya. Kakaisip. May stress pala siya. Kakaroon na anxiety, kakaisip. Problema yan, malamang. At nagkakaroon din ng insecurities with the King of Pentacles in that situation nyo. Siyempre, pag mag-overthink pa naman yung isang tao, may possibility talaga na makapag-isip ng mga negative din, no? Sarili niya, bakit kaya hindi kami nagkatuluyan? Bakit kaya ganito, ganyan, ito, ganyan? Ano bang mali sa akin? Ano bang, ano, hindi ba ako ganun kaganda or guwapo? Hindi ba ako ganun ka-attractive? Mas madami pa bang, ano, mas attractive sa akin? Mga ganun, no? So, nandun na nade-develop yung mga insecurities niya. Mga ganun. Parang nagkakaroon na siya ng doubts sa sarili niya. Sa looks niya, sa mga achievements niya, sa kung ano man yung na-achieve niya sa buhay, kung ano man siya. Parang kine-question na yung, mga yung sarili niya, na parang, hindi ba ako enough, mga ganun. Hindi ba ako wawa. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan ko dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa karoon ay ma-notified yun sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman to, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaka-resonate sa reading nito.